Tandaan niyo yung mga sinabi ng ICC ha, na state sponsored. Yan, mga mahalaga yan. Yun ang mga findings nila. Ha? Kaya mayroong probable cause na ituloy ang investigasyon. At kaya sila humingi ng pahintulot na sa PTC, yung pre-trial chamber, eh para makapag-issue ng subpoena at ng warrant of arrest, mga kaibigan. At kasama, gaganap sa pag-aresto, eh yung ibang mga bansa na member ng ICC. Oh, eh si Calamar, yung dating UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings. Eh nagsalita na rin po, mga kaibigan. Sabi niya, ang request, the request for authorization to investigate lodged by outgoing International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensouda is a crucial step in attaining justice for victims in Duterte's war on drugs. Si Calamar ngayon ang Secretary General ng Amnesty International. Ang laki nitong organisasyon na ito eh. Ito'y nagmamalasakit din sa mga karapatang pantao, di ba? Laban sa kung sino-sinong mga makapangyarihang tao sa mundo. O, yan ang papel ng Amnesty International. Natatanda niyo yung si Bono, yung banda, anong grupo yun? U2, di ba? Si Bono, hindi si Bono Adasa. Mag-aabono tayo ron eh. Ito si Bono, mga kaibigan. Si mo, U2. Eh, ito lang daw ang pag nag-concert at ino lang yung concert nito binibili ngayon eh. Oh, mga kaibigan, alam ba ninyo na yan eh, member, di ba? Nagpahayag siya na siya'y member nung nagpunta siya rito. Ako'y member ng Amnesty International at kinukontra nila yung mga extrajudicial killing dito sa Pilipinas. Natatandaan ninyo, meron pang isang artist. Paborito natin, marami sa atin, mga kasing edad natin, si James Taylor. Hindi siya member ng Amnesty International. Pero, ilang taon nakakaraan, meron siyang scheduled concert dito eh. Diyan pa nga gagawin sa SM dito, sa malapit sa MOA, mga kaibigan. Oh, hindi niya tinuloy. Ha? Bakit? Bilang pagprotesta sa extrajudicial killing dito sa Pilipinas. Anong sasabihin ninyong wala yan, wala yan? Diba? Mukha na sinasabi ni Roque. O sabi ni Calamar, this announcement is a moment of hope. Ito'y anyang isang, ito ang sandali ng pag-asa, ha? Para sa libu-libong pamilya sa Pilipinas na namimighati, ha? Dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay dahil sa kampanya ng gobyerno, ha? Laban sa droga. This is much awaited step. Ito ang pinakahihintay na hakbang in putting murderous incitement by President Duterte and his administration to an end, para wakasan na, mawakasan na itong mga pinaggagawa nilang pagpatay, ha, dito sa Pilipinas. Oh, etc., etc., mga kaibigan. Ang sabi naman ng Malacañang, hindi raw sila makikipag-cooperate sa anumang International Criminal Court investigation sa di umano'y crimes against humanity na nangyari, ha, sa panahon ng kampanya laban sa droga o ng gera kontra droga habang si Presidente Digongño ang nasa kapangyarihan. Hindi, huwag kayo makipag-cooperate, di ba?
Yan naman talaga ang depensa nyo eh. Kaya nga kayo nag-withdraw sa ICC dahil lang akala ninyo, akala nila hindi sila masasaklaw. Eh, justice nga ng Pilipinas, di ba, si Padilla? Binabanggit natin kanina. Ang nagsabi, hindi nyo pwedeng takasan yung kaso ninyo. Di ba? Kasi ginawa ninyo ang pagbibitiw. Siyempre, nabasa niya yung charter ng ICC. Di ba? Nasampahan ka na ng kaso eh. Nairiklamo ka na ron eh. Tapos bigla ka magre-resign. Ito namang tukmol na si Luxin. Alam niyo kung ano sabi? Madi-discourage daw yung ibang bansa na umanib sa ICC dahil dito sa nangyaring ito na pagpapalabas ng findings ng ICC. Ibig niya sabihin, matatakot yung ibang bansa na umanib dyan. Ano? Baliktad eh. Encouraging nga ito eh. Mga kaibigan, lalo nga yung ibang bansa na mai-encourage sila. Ipe-pressure nila ang kanilang gobyerno kung hindi pa sila member ng ICC. Mag-member tayo dyan. Di ba? Oh, mga kaibigan, bakit? Eh para hindi mangyari ang pag-abuso sa kapangyarihan laban sa mamamayan. Oh, encouraging ito, hindi ito nagdi-discourage sa iba, baliktad ang isip eh. Mga kaibigan, matatakot daw tuloy ibang bansa baliktad. Anong palagay mo rin sa mga bansa? Tinotolerate yung ginawa ninyo rito sa Pilipinas? Ibig mo sabihin eh, ina-accuse mo pa sila na ganun din sila? Eh, hindi nga sila ganun. O, di ba? Itong pa nga ang lalong magbibigay ng inspirasyon sa ibang mga mamamayan sa ibang mga bansa na hindi pa member ng ICC, na meron tayong batas na dapat igalang. Di ba? Eh kung yung sa China nga, ganun din ang ginagawa nila. Di ba? Kung ano yung ginagawa ng China, ginagawa ni Digong nyo eh. Hindi kumikilala ng international law eh. Mga kaibigan, kasapi tayo sa ICC. Di ba? Oh, tapos nung siya nasasabit, hindi na siya kumikilala. Ha? Kasi gusto niya siya masusunod, wala sa batas. Mga kaibigan, ganun din ginagawa ng China, di ba? Oh, sa West Philippine Sea. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! So, hindi raw sila makikipag-cooperate. Sabi ni Harry Roque, the president will never cooperate until the end of his term. Hanggang sa matapos daw. Kaya nga gusto niya tumakbo eh. Di ba? Kaya yun maliwanag na eh. Ang pagtakbo niya at pagpili niya ng kandidato niya, eh hindi para sa kapakanan ng bayan. Kung hindi itong kaso, protection niya. Gagamitin niya yung kapangyarihan para sa sarili niya. Mga kaibigan, yan ang tandaan ninyo. Yan ang indikasyon. Na baliwala tao rito, ang mamamayan dito, baliwala kay Digong nyo. Hindi niyan pinahalagaan ng taong bayan kahit kailan. Yun nga pinagtataka natin kay Roque. Eh sabi mo nung bago mag-eleksyon eh, wag iboto yan dahil murderer. O bakit ngayon? Kung talagang wala siyang kasalanan, di ba dapat eh, harapin niya yan. At saka ang dami niyang pronouncement, di ba? Natatandaan niyo ba? Aba, hindi ako natatakot. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Kahit makulong ako, iaalay ko buhay ko. Lintik eh, kung makapanloko eh. Mga kaibigan eh.
Alay ko, buhay ko, para sa bayan, kahit makulong ako. O, eto na. Malapit na, ba't ngayon ayon yung kilalanin yung kulong? Ngayon ipapakulong kayo, ayon yung kilalanin. Legally erroneous daw ito, mga kaibigan, sabi ni Roque, itong hakbang ng ICC. Politically motivated, bakit? Kandidato ba rito si Bensoda? Ha? Mga kaibigan, merong silang binabanggit eh, na may nagsalita eh, yung hindi raw kumilala sa ICC, ganun din. Somewhere in Africa ito eh, isang bansa, yung leader, mga kaibigan. Ha? Kaya daw hindi natuloy yung kaso, ha? Dahil sa nagbitiw din, umalis din bilang membro ng ICC nung naimbestigahan na. Eh, hindi naman natin, ano yun eh, hindi naman katulad yun ng kaso rito eh, na nasampahan eh. Nasampahan eh, di ba? Ng reklamo. Pero, alam din ang nasa administrasyon na ano, hindi nila matatakasan yan. Sinasabi lang nila na ito'y baliwala, politically motivated ito. Sabi lang nila yon, mga kaibigan. Pero hindi yun ang tunay na tuntunin, mga kaibigan. Di ba? Siyempre, yun ang sasagot nila eh. Kaya nga nagpapatakbo na sila ng kandidato. Siyempre, anak, kung ikaw magsasaling ka ng kapangyarihan, sino pa ang pinakapagkakatiwalaan mo? Alangan naman si Bongbong Marcos. Alangan naman si Pacquiao. E di dito sa anak ko, sigurado po proteksyonan ako nito. Kaya yan ang dahilan. Di ba? Kung ba't hindi na sila dapat iboto? Dahil gagamitin lang nila ang kapangyarihan para sa proteksyon ng kanilang sarili. Upang hindi sila mapanagot. Kasi nung una, naglakas ng loob yung mga sumunod eh. Sumunod sa utos niya eh. Hindi iniisip ang konsekwensya. Kung bahala sa inyo, sino ba magbibigay ng pardon? Di ba ako? Di ako bahala. Kahit na magkakaso ka, ibig niya sabihin, abay, makumbi ka, papardon kita eh. Mangyayari ba yon? Hindi mangyayari na yun. Mga kaibigan, kasi hindi ka naman habang buhay dyan eh. Lalo na ngayon, may kaso, mga kaibigan. Kaya siya dumidikit sa China, maintindihan na rin ninyo, isa na rin sa dahilan niyan. Dahil pwede siyang ipaaresto at lahat ng mga sangkot. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Magandang gabi, Tito Soto! Ang pag-ibig ay tulay dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.